Hisense 32 inches. Tapos yung top board ay ganito naman. Ang problema ng unit ay ganyan. Double image. Yan. So buong screen, nagkaroon na ng double image yung buong screen niya. Nag-iiba yung kulay, violet. So hanapin lang natin dito kung saang side ang may problema. Or pwede ring magawa, pwede ring hindi. So try na lang natin. Okay, so ginawa natin dito ay hinanap lang natin yung clock signal natin, magalaw at malabo. Yan. So bali yan yung ating clock signal. Apat. 1, 2, 3, 4. Tapos sunod niyan yung LC1 saka LC2 natin. Yan. Tapos sa kabila ganun din yan. So dito sa kabila hindi pa tayo nag-cutting dito, kasi try muna natin sa kaliwang side. So ang clock signal din natin dito, itong apat na tigda dalawang pin o dalawang circuit. 1, 2, 3, 4. Tapos yung tigi isang circuit na yan, yan yung ating LC1, LC2. Okay. So yung problema na yon, nagtry na tayo mag-cutting dito. Isang side lang muna ang kinat natin. Itong kaliwang side muna ang kinat natin. So yan, makikita mo yung cutting natin dyan. Ngayon, titingnan natin yung display niya. Kung nag-normal ba yung display. Ayun. Okay, so kanyan yung display niya. Tingnan niyo. Okay, pero magtataka ka doon sa unang bukas niya, normal yung sulat. Pero pag nagkaroon na siya ng display, ganyan ang nagiging picture niya. Yan. So gagawin natin, try natin pasukin yung Mino. Baka na-adjust nila yung settings nito. So punta tayo sa, ayan, naka-user siya. Punta tayo sa may iba. Yun. O, diba? So, naka-user siya. Kaya mataas yung settings na in-adjust nila dun sa display. Yan. So, okay na yung display niya. So, akala talaga natin kanina ay may problema yung unit. Kahit na nakat na natin siya. So, yun lang yung naging problema nito. Cutting method lang sa side na ito. Yan. So, yung mga ganitong top board. Yan. Yung ganitong design ng top board ay nagagawan pa ng paraan sa cutting method. Okay.